Kumulo ang dugo ni Manggado nang makitang naglalaro na naman sa tabi ng bahay niya ang batang si Burubot. Diyos ko po, Rudy. Agang-agay, pati anak ang bumulaga sa paningin ko. Maasim pa sa kalamansi ang mukhang sabi niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Burubot. Ay ako ba ho ang tinutumbok ng malapad yung dila, Manggado? Alay, sino pag ang mukhang pati anak sa lugar na ito? Dikat ikaw laang. Alam niyo, Manggago, Manggado, hindi bagay sa inyo magsalita ng ganyan. Ay pagkakasamang lalaki rin naman inyong tulad ko ah. Hindi ho kayo si Papa Piolo para mamula ng kapwa. Tumbong lang kayo niyon eh. Ay ang pagkakayabang naman ang matandang aray. Nagpanting ang tenga ni Manggago, Manggado. Umambang isasaboy ang ihing laman ng hawak na arinola. Pep! Ay subukan niyo. Isusumbong ko kayo sa tatay ko. Hindi itinuloy ni Manggado ang pagsaboy. Umuwi ka na nga! Mukhang uulan eh. Kapag nasahod ang tubig ulan ng mga butas ng ilong mong nakatuwad, tiyak na lunod ka! Nagduling-dulingan muna at dinilaan ni Burubot si Manggado, saka kumaripas ng takbo. Ulol! Luko! Halos lumuha ang isopagos na sigaw ni Manggado kay Burubot. Nasa po niya ang dibdib. Inihan ang kawalang hiyan ng batang iyon. Ay papatayin ako sa sama ng lube. Sa pula ay may init ang dugo ni Manggado kay Burubot. Ewan ba niya kung bakit? Siguro ay dahil pareho silang pangit. Ang pangit ay galit sa kapwa pangit. Gustong gusto na nga niyang sampigahin sa nguso ang bata. Ang kaso'y takot siya sa ama nitong dating boksingero. Na labing isa at kalahati ang napatay sa ring. Labing isa at kalahati kasi comatose yung panlabindalawa. Buhay pa pero parang patay na rin. Ano ba yun? Basta, labing isa at kalahati. Lalo pang nabwisit kay Burubot si Manggado nang biglang mauso ang lato-lato. Kahanga-hanga si Burubot dahil kahit 1,000,000 lagotok ay kaya nito nang hindi namamatayan. Ang nakakabwisit ay sa tabi pa ng silid ni Manggado naglalato-lato si Burubot at tinataon pa nitong siya'y natutulog. Anak ka ng tatay mong supot, Burubot! Gigil na sabi ng naalimpungatang si Manggado. Puyat pa naman siya dahil inabot ang 2:00 ng madaling araw sa pag-iimagine na naglalabing-labing sila ni Nadine Lustre. Kung ilang beses nang pinagalitan ni Manggado si Burubot, pero dayo pa rin ito ng dayo sa paglalato-lato sa tabi ng silid niya. Kaya ang ginawa ni Manggado ay nag-alaga ng 7 kobra at itinali ang mga ito sa labas ng kanyang silid para hindi na makalapit pa si Burubot. Pero habang natutulog ay ginulantang na naman siya ng laguto ng lato-lato nito. Dumungaw sa bintana si Manggado para bulyawan si Burubot. Pero wala ito roon dahil may nag-aabang ang mga kobra. Nasa bubong pa lang ng silid ni Manggado si Burubot at pandalas na naglalato-lato roon. Ang naisipang solusyon ni Manggado ay mag-alaga ng 2 buhaya sa bubong. Simula noon ay hindi na siya nagambala pa ni Burubot. Minsan ay naimbitahang maghapunan sa isang birthday ang si Manggado. Payat siya pero gabundok tralala ang punto ng pagkain sa plato niya. At naka-4 na balik pa, daig pa ang lintang pasal. Kahit halos sumabog na antiyan sa kabusugan, ay nagawa pang makipaglaklakan ng beer ni Manggado. Maya-maya ay nagkwento ang isa sa mga kainuman. Nabalitaan niyo nag ha? May dayong aswang dito sa atin. Sumabat agad si Manggado. Huwag kang magpapaniwala sa mga aswang-aswang na yan, toting. Saan mo ganadampot ang balitang yan? Kay Marites at Maribel. 8-footer daw yung aswang eh. Pero badeng. Kaya puro lalaki ang gustong biktamahin. Napatawa lang si Manggado. Alay husto lang naman sa chichimsiyang sina Maricel at Maribel eh. Mang ay napanood laang nila yon sa sine. Saglit pa at nagpaalam na si Manggado. Ay siya, ako yayao na mga igan. Kapag lumaot pa ang gabi, eh makasalubong ko pa yung bading na aswang at kagatin ako sa hakdog. Mabog ang malulutong na tawanan.
Kamaya pa ay binabagtas na ni Manggado ang madilim at masukol na daang pauwi sa kanila. Nang biglang, hala, iyaw! Nakapangingilabot na alalong ng aso, ni hindi man lang tinayuan ang balahibo si Manggado. Ano ga naman ang asong yaw at kung makaalulong ay inam. Asap mo'y pinasakan ng siling labuyo sa puwet eh. Nang biglang humilab ang tiyan ni Manggado, ala, naliyok ang tiyan ko, nakatataip ako. Malapit na sa bahay si Manggado, pero aabuti na siya sa salawal. Kaya't nagmamadaling pumasok na lang siya sa kasukalan. Pinakawalan niya ng bonggang-bongga ang naguumal pa sa loob ng kanyang tiyan. Nang may malingunan siya sa hindi kalayuan, ang bading na aswang na sinasabi ni Toting, tumatay rin. Mabalasik ang mukhang tumingin sa kanya ang aswang. Parang asong ulol na umungol. Tumutulo ang laway at nakalitaw ang mututulis na pangil. Automatikong napasigaw ng malakas at napakaripas ng takbo si Manggado. Pero sa isang igpaw ng walong talampak ang aswang, naabutan na kaagad siya nito. Hinawakan ng mahigpit ng baklang aswang sa magkabilang balikat si Manggado. Pangit ng pes mo, Lodge. Pero, lalapangin pa rin kita. Umanga ng maluwang ang aswang para sagpangin sa leeg si Manggado. Biglang pumailan lang ang malalakas na lagutok ng lato-lato. Naudlot sa gagawin ng aswang. Hiningan nito ang naglalato-lato na walang iba kundi si Burbot. Hoy, aswang! Bitawan mo ang mabantot na yan kung ayaw mong samain. Hanta ng batang nakatuwad ang ilong. Napatawa ang backlose na aswang. Ang pota! Ang pagkakayabang ng tiyanak na ito ah! Ayaw mong maniwala ha? Sabi ni Burbot na pagkaway animoy si David na parang sling na pinaikot ang hawak na lato-lato. Pinakawala ni Burbot ang lato-lato at tumama iyon sa betlog ng aswang. Aray ko po! Daing nito habang nagtatatarang nasapo ang sariling lato-lato na nakakabit sa pagitan ng kanyang mga hita. Mabilis na dinampot ni Burbot ang kanyang lato-lato at muling pinaikot. Inasinta ang aswang sa kabuong lakas na pinakawalan. Sapul sa gitna ng loo ang aswang. Bumaon ang lato-lato roon. Pumagsak ang malhiganting aswang, nagkikisay hanggang sa dilat ang mga matang namatay. Nagliyab ito at saglit lang ay naging abo. Tuwang niyakap ng mahigpit ni Manggado si Burbot. Alay, salamat Burbot! At iniligtas mo ang aking buhay! Alay, wala ho yun Manggado! Manggado! Ay siya! Tama na ho ang yapos at ako'y hindi makahinga! Ay teka, ano ang ginagawa mo sa lugar na are? Tumay rin ho! Ay, timo nga naman at sabay-sabay pa tayong umibis na ring aswang. Simula noon, naging mabait na kay Burbot si Manggado. Hinahayaan na niya itong maglaro sa kanyang bakuran. Hindi lang yun, pinakakain pa niya ito. At kung noon impyerno sa pandinig niya ang mga lagotok ng lato-lato ni Burbot, ngayon ay tila musika iyong naghihele sa kanya upang makatulog ng mahimbing.